Nga pala mga ka-YouTube. Nga pala yung in order ko nung nakaraang taon pa. Ngayon ko lang po ma-unbox kasi may paggagamitan po tayo nito ngayon. Ito po yung inko. Spray gun. Ako di kuryente siya. Bali no August pa to nung nakaraang taon. Yan o. Luma na nga. Unbox natin. Tagal na pala nito. Kung sirata, di na natin ito masasoli. Isang tagal eh. Isang taon eh. Sana hindi sira. Kaya naman nakabubble wrap pa yan. Sabihin eh, hindi pa talaga na sibulalo diniliver. Hindi pa nagagalaw ito. Nakalagay lang sa ano. Hinahanap ko lang ito kasi may paggagamitan tayo ngayon. Unboxing tayo nito. Tingnan natin kung maganda gamitin. Kasi iba to sa ano eh. Decompressor na ano eh. Iba rin talaga yung decompressor. Iba rin naman to. Kasi ito. Hindi naman pwedeng siguro babaran to ng babaran na babaran eh. Patulad ng compressor. Talaga rin talaga. Subok na sa mga mabigatang spray. Dahil malaki imbaka ng hangin. Dahil may tanko yun eh. Mga compressor type. Nga pala mga ka-YouTube, may mga watch to. May 700 watts, may mataas na watts. Eh, ito lang binili natin kasi hindi naman tayo magbubuga naman gahapon magdamag eh. Sabi mga DIY lang naman ang i-sprayan natin ito eh. Hindi naman tayo nakalagay rito 220 to 40 volts. Ayan. 300 ml per minute. Ayan pala binubuga niya. 380 ml per minute. Maximum of 800 ml. Ito yung ano eh, yung pangsukat niya eh. Meron siyang parang ano eh, subukan na natin kasi may na ano ko lang po kasi na pagtanto ko lang doon sa isang sa atin to. Ipuhin niyo yan. Uy, may libre pa palang ano. May libre siyang metro. Ito na lang yung gagamitin natin metro. Tama. Kasi mga ka-YouTube, may nabili na rin po kasi ako metro. So, dala-dala ko ngayon kasi gumagawa talaga ako ngayon sa kaibigan ko eh. Dahil may bago na naman siyang pesto eh. Ito yung metro ko talaga. Ayan. Ito na. Digital to eh. Binili ko rin to sa Lazada. 30 meters ang ano, sabihin, may ilaw siya na pag pinindun yung ilaw kahit malayo yan hanggang 30 meters mabibilang niya dahil sa ilaw yung ginagamit ko ngayon eh. Ngayon hindi na natin to gagamitin kasi medyo mahal po to. Mamaya makulimbat pa dun sa ano, siyempre. Kailang. Yan. Meron siyang ito. Parang ano ito eh. The original purchase date. Lalo po. Hindi naman valid na ito. Kasi, siyempre, kailangan po sa
siya manual. Yan. Ito may pantusok siya. Hindi natin alam kung saan ito ginagamit. Pero tingin ko itong pantusok na to sa nozzle ito eh. Yan. Yan lang, sa palagay ko lang. Palagay lang natin. Hindi tayo mapalagay. Ito nga, siyempre, yan na natin. Yung palang tayo gagamit nitong electric spray, kaya hindi tayo familiar eh, mga ka-YouTube. Ayan. Saan nyo naman oh. Inko. May mga bagong brand ngayon eh, siyempre eh. Eh, mahal kasi yung ano eh. Mga ibang brand na siyempre eh, mga tatak, mga magaganda tatak. Ito nga pala mga ka-YouTube. Ito, pangsukat to sa tining nung ano eh. Sa tining nung ilalagay nyo dito yung pintura o kung ano man yung ilalagay nyo rito. Ito yung pantining niya. Ibig sabihin, kailangan sumunod kayo doon sa standard nung ano niya eh. Hindi siya yung malapot na malapot kasi hindi lalabas sa nozzle yan eh. Pag ano. Kaya ito, may sukat siya eh. May sukat siya na ano eh. Ito nga nakalagay rito eh. 50 DIN. Ayan eh, hindi natin masyado familiar dito sa DIN na to eh. Susukatin nyo dyan. Siyempre naghalo kayo ng nagbix kayo ng pintura na gusto nyo o kung anumang klaseng pintura yan, papatuloyin nyo yan eh. May bilang lang yan eh, na pag naubos siya, kailangan may oras siya na kailangan maubos siya ng ganun para malaman na kung tama siya doon sa sukat na labnaw. Kasi pag sobrang lapot niyan, hindi pa kayong familiar sa mga lapot tsaka sa mga labnaw ng paghalo. Magkaano yan, di lalabas dito na maganda yan sa nozzle natin. Pero ang gagawin natin, syempre medyo nakakapagbuga na tayo sa mga spray gun. Titimpla na lang natin to ng malabnaw. Okay na yun. Kasi problema lang kasi pag malabnaw siya, pag binuga mo siya, unang buga mo, syempre hindi siya yung makulay agad eh. Ganyan yan eh. Pag habang nilalabnawan nyo, lumalabnaw yung kulay niyan. Habang nilalaputan nyo naman, lumilino yung kulay niya. Kaso nga lang sa spray kasi, kailangan yan hindi yung malapot. Kailangan malabnaw ang timpla niya para hindi naman kasi brush yung gagamitin nyo eh. Kaya ano eh. Testingin muna natin ito kung ano mga nilalaman nito. Yan siya. Ito, hindi natin ito alam. O, paano ito kinakalas? Yan ang pinaka-nozzle niya. Yan. Dan lumalabas yung pinaka ano ng pintura. Pero subukan natin ito mamaya. Pagbuga natin doon sa barnis. Pala mga ka-YouTube, nilagyan natin tubig. Testing lang natin para kung ano. Ayan pala, tinasubukan natin kung matatapon. Wala siyang talagang nakadesign siya na hindi lumalabas yung liquid sa loob. Kahit baliktarin rin nyo siya. Ito po, principle po niyan. Yan, nakaganyan. Ibig sabihin ng buga niya, pag ganun. Pabuka yan eh. Nakuha ko na yung ano nito eh. Kasi kanina iniisip ko kung ano itong ano na yan. Yan, sisikipan nyo ngayon. Yan. May butas siya dyan eh. Dyan lalabas ngayon yung ano nyo, yung pinaka pintura nyo. Ibig sabihin ng buga nyan, papata, pa ganyan. Yan, papuga. Ayan, pag ginano nyo naman ito, naiikot siya eh. Gano'n naman. Ang buga naman ng pintura niya, pag ganyan. Tapos, siguro, eto, may pihitan dito. Yan, yung lakas ng buga, tsaka hina. Kasi may, ano eh, positive, tsaka negative eh. Sabihin, pag ginanon nyo, malakas. Ngayon, pag binawasan nyo, shhh, shhh, ganyan yan eh.
kailangan sa palagay ko ay siyempre madali na maintindihan yun, yan ang komplikado ito, kung testingin lang natin kung gumagana, bumubuga ba ito, pwede lang siguro ito sa halaman. Joke lang. Ito yung pinakapindutan niya, mga ka-YouTube. Oh, hindi pa pala naka-on. Yun. Yan, meron siya, diba? O, ayun. Kita niya, ha? O. O. Kaya nilalabas sa tubig, mga ka-YouTube. Kahit ako sa inyo. O, yun yun, eh. Bugay niya pataas. Oo nga, tama, pataas pala. Pag nakaganon pala, pataas. Bale, mamaya, subukan natin kung ano itong para pataas to, eh. Siyempre, hindi pa naman natin lang gagamit, eh. Nakaganon kasi yung ano niya, sabihin, gumagana naman siya. Tingnan lang natin kung maganda ano dito. Tsaka, ang principle po nga pala, dito sa paglalagay nyo sa container, huwag nyo pong hahayaan na umabot sa ganito kakunti ang laman yan. Lagpas po lagi sa kalahati yan. Pagka lumagpas din siya sa kalahati, dadagdagan nyo na siya. Huwag nyo papaabutin siya na yung parang kukunti, yung parang 1/4 na lang siya. Pag 1/2 nakalagay, lagyan nyo na agad kasi hindi nyo mapapansin yan, eh. Dahil ang mangyayari niyan, pupugak yan. Hindi nyo mapapansin, pupugak yung buga nyo. Pangit nyo yung kakalabasan yun sa project nyo. Yun yan ang ano yan, eh. Principle nyo sa pagbubuga. Eh, kasi dati wala naman din mauso itong mga electric na ito. Meron electric cute. Pero ito, siyempre, mabagal. Tsaka ito pa nga pala, kunti lang ang ano nito, ang mailalagay nyo rito. Kung may bubugahan kayo ng isang malaking cabinet, magsasalin nito. Ayan o. Hindi katulad nung malaking lalagyan. Siguro kung makakabili kayo ng malaking lalagyan, pwede. Kaso ito lang talaga available na lalagyan. Kaya doon sa mga gumagawa ng cabinet, minsan may mga pagkakataon na meron silang balde o lalagyan ng pintura na hinihigop na lang doon yung ano. Pintura kasi bugahan niya maghapon magdamag, eh. Buga ng buga yan, eh. Nari, o, lahat ng project ng ano, bubugahan mo, maghapon. Siyempre, kung na-assign ka sa painting section, hindi ka talag natin. DIY lang naman itong gagawin natin. Kaya, tsaga-tsagayin na lang natin yung pagsasalin dito. Okay? Testingin natin to. Panoorin nyo lang, mga ka-YouTube. Subscribe lang kayo. Sa ibubuga natin. Varnish na muna ito. Testingin natin dito kasi yung available na bubuga natin, eh. Hindi naman tayo pwede magbuga. Wala naman tayong pagbuga. Sayang lang yung pintura na bibili natin. Kasi ito, may gagawin tayo. Kaya sinubukan natin ito. Okay, subscribe lang. Salamat. Ito nga pala, mga ka-YouTube. Yan, ito na yung subukan natin. Ano natin? Spray ganado kuryente. Subukan natin ngayon gamitin itong ordinary varnish. Ito nyo naman, nasa bote. Mga ordinary varnish ito. Maple. Locker thinner po ang pang thinning natin dyan. Hindi na natin gagamitin yung ano. Ah. Hindi na natin gagamitin yung pang sukat ng ano. Bale, ito. Hindi na natin gagamitin to. Pantsay na lang natin yan. Hindi naman tayo bago sa pagbubura. Kailangan pa ba natin. Basta ang principle lang dyan, kailangan malabnow yung timpla nyo. Ito, pwede rin to. Malabnow na rin yun. Kaso, lalabnowan pa natin to. Haluan pa natin na isang 1:1 ang gagamitin natin. Isang bote ng varnish, isang bote ng lacquer. Ang gagawin natin dyan. Yan, parang ganyan yan. Pag nagiinuman, ganito pagbubukas. Yan. Ay, naku, hirap buksan. Ay, ah.
masyado po kasing ano to eh, pulang-puli. Maple po yan, maple. Ayan po, tetestingin natin. Tetestingin po na namin yung maple. Pero ito na po talaga ginagamit namin kulay since ng mga pesto ng tropa ko. Maple ang gusto niyang kulay eh. Oh, one is to one. Ayan. Ngayon, pag magbubuga po kayo, kung ano yung halo nyo na ano, huwag nyo babaguhin. Kunyari, 1:1 na, 1:1 na rin niya pag natapos. Kasi magbabago yung buga nyo ng kulay niyan eh. Ang 1:1 niya, 1:1 na lang yan. Ayan niya, maple oh. Pula, di ba? Mga pintura na to yung iba ayaw ng mga gantong amoy eh. Para matapang yung locker, lalo na yung locker, nako, yung mga tao na pag naamoy yung locker parang mamatay na eh. Ako kasi mga ka YouTube yung pintura, kahit anong amoy pa nyan, medyo nakakaya ko po eh. Kasi po tayo sa amoy lang eh. Parang yung mga locker na ganyan, nababanguhan pa nga ako din. Hindi ano sa akin yun. Yan, inabot ng ganito yung hinalo natin, 1:1. Bali, hindi siya puno. Kasi 800, ano to eh, 800 ml eh. Yung isang bote natin, siguro mga 400 na. Ang lito to. Na. YouTube. Ngayon, testing muna natin yung sagad muna natin sa positive. Sagad sa positive. Tapos, balik natin sa negative. Ah, ito mong tunog. Tayo sa positive. Tapos, tatlong ikot. 1, 2, 3. Okay, tumunog. Okay. Subukan natin ha. Pala naka-on. Medyo ano yung timpla, tumutulo. Yung ano yung ano, buwasan natin. Pero ayan na yan eh. Bawas tayo ng ano. Dito para maliwanag. Sa isang buga natin, oh, ayan, agad yung ano, bawas tayo ng buga para hindi matulo yung ano. Okay. Pagbubuga nga pala mga ka-YouTube, pag yung pabalik-balik na ganun, pag binugahan nyo yung pag ganun, pag yung naibabalik na ganun kasi basa pa yun eh. Pag ganun nyo, sa baba naman kayo. Hindi nyo pwedeng ganun-ganun kasi tutulo yan. Ayan mga punto-tulo na.
Sabi, isang buga pa lang yan. Ngayon, kung gusto nyo pong additional na ano, eh, may ano, sa ganun ka-accurate sa ano. Okay. Testing lang yan, mga ka-YouTube. Abangan nyo na lang yung pinaka-final.